Hi sa inyo guys and welcome po sa panibagong episode ng channel namin. So medyo isang linggo tayong hindi nakapag-upload. Medyo naging busy. So ngayon may bubuksan tayong item. So kapalit ito nung playpen niya dito. Kung mapansin niyo dati may kinabit tayo dito ng playpen. So ngayon may kakabit tayong mas bago kasi meron siyang parang pinaka basketball ring tsaka yung parang sa football. So tingnan natin kung ma-assemble natin ngayon. So bagong lahat, tingnan muna natin yung mga laman niya. Ito kanina lang ito dumating, so okay naman yung good condition naman yung kahon. Kasi naka bubble wrap, tsaka naka box. So importante niyan, meron din silang fragile dito. Ibig sabihin, may delikadong item dito na maaaring masira o mabasag. So, yan. Yun na, mapapansin nyo guys, unang bungad ba lang, mga bakal na agad. So yan, i-assemble natin yan. So maliliit naman yung bakal niya. Hindi siya matigas na parang asinkuhan, parang stainless din siya. Kaya medyo safe. Pero mas maganda, malagyan siya ng parang safety. Kung sakali mo untog yung bata, okay lang. So yan. So ilabas muna natin lahat ng bakal. Iba't iba yung sukat niya, may mas mahaba, may mas maliit. Sana lang meron silang user manual dito kung paano gawin. So medyo may problema tayo dito, may pingkot siya. Sana hindi siya maging hadlang sa pag-assemble natin. So ito yung matrabaho sa pagkakabit kasi marami siyang bakal. So bala kasi namin dalhin to sa probinsya. So gusto na namin matesting ngayon kaya try namin assemble. Ngayon yung sobrang daming bakal niya. Ingat tayo dito guys. Matalas to. Nataga ako minsan dyan. So, medyo magiging madugo yung pag-assemble natin ito. So, gagawin ko. Ikakat ko itong video. Then, ipapakita ko na yun sa inyo yung finished product niya. Kung mapapahapyawan natin kung paano ginawa, pakita ko na lang mamaya. Grabe pala siya, oh. Ganun pala siya kadugo. Sobrang daming bakal. Kasi kung makikita mo siya sa picture, makita ko sa inyo guys yung picture. Kala mo madali lang. Yung pala, yun oh. Hindi natin nakalain na ganun pala karami yung isa-set up dyan. Ganyan yung magiging itsura dapat. So, tingnan natin. So, ito yung pinaka sa gilid niya sa flooring, sa baba. So, ito yung pinaka ring. Yan. So, mamaya pakita namin sa inyo kung paano. So, ito yung pinaka kanya. Kabitan ng bakal. Marami yan guys, oh.
So meron tayong sa football, yung sa soccer niya. Yan. So yun. Lalo siya. Ayan, ang daming bakal, guys. Dapat ka nun. Ayan. Ang madugo nito, walang user manual. So, huhuka na siya dito. Ayan. So, pwede natin itong paglagyan sa susunod. So, meron siyang iba't ibang shape. May mga pakos. L, meron T. Ayan. So, yan. May mga ganito. Yan yung assemble natin ngayon. Ang problema nito, hindi sila nagbigay ng user manual. So, tingnan ko dito kung nandito. So, wala din. Ito kaibang amoy pa yung kan. Nabaho. So, yun, cut muna namin, guys, and tingnan namin kung pamabuo namin ngayon. So, ayan, guys, ito yung natapos namin kanina. So, medyo mahirap yung pag-assemble kasi maraming bakal. So, actually, may natira pa. Ito yata yung ilalagay sa may parang soccer net. So, mapansin nyo dyan, hindi ko na nilagay yung pinaka-net. Ito yung pinaka-net niya. So, may mga bakal din yan palabas. Sa labas siya nakalagay. Parang extension. So, ito yung basketball na basketball ring. So, yan. Meron dyan ng pa-L. Yan. Yan. So, yung pag-assemble nito, yung pinaka-pattern na ginawa ko. Lahat ng letter ay parang T. Dito siya sa may kan. Sa may parang letter T na design. So, kailangan kasi una mo makita dito kung paano yung dulo. Kailangan makuha mo yung dulo. Kasi, mapansin mo yung dulo dito, meron siya parang ganito yung shape niya. Ganyan yan. So, yan. Yan o. Kailangan mahabol mo yan. So, meron naman siyang user manual. Yun nga lang. Tingnan natin. Ito. Simple lang yung user manual niya. Hanapin mo yung T. So, yung may mga T dyan, no? So, ibabaw lahat dyan. Tapos, no, sa mga ibandang dulo, yung barang T din siya, pero iba yung pa-curve naman siya. Ganito siya, oh. Ayan, oh. Yan. Kailangan makuha mo yung both side niyan para makitayo mo siya. Yan. So, dito yung barang net din. Ito, dito medyo crucial dito eh. Kasi may tatlong sukat kasi yung bakal eh. Yung pinakamaliit dito eh. Yung pinakamaliit niya, no? Tsaka ito. Ito yung ito yung sumunod na sukat. Tapos yung pinakamahaba, ito naman. So, yan. So, ito, tela lang halos yung nandito sa flooring niya. Ang ginawa ko, nilagyan ko siya ng sapin sa ilalim. Para mapansin nyo, mas malambot siya at mas stiff. Siyempre, kailangan kung maglalaro kayo, kasama talaga yung magulang. So, may mga ring siya dyan. Ayan. Kailangan mabantayan kasi hindi siya ganun katibay ba? Mas matibay pa rin yung playpen. Ito, ginawa lang namin para maiba naman. Siguro, dadali namin doon sa probinsya, iwanan na lang namin doon. Sa playpen pa rin kami. Ito, pero kung gusto niyo ng ganito, kasi dalawa to eh, may soccer siya eh. Hindi ko na lang kinabit. Ayan. Dalawa yan oh. Yung football, yung net. Kaso i-extend mo pa yung hanggang dito sa labas eh. Pag ganun. Kaya may labis na bakal. Ganun yung purpose nun. Yun yung pinaka-net niya, extension. So yan, meron dito parang zipper. Yan, ito yung net niya. Tapos meron dito, yan, ito pa yung isa. Ito pa yung isa, yan. L siya, pa-L naman siya. Yan. Malalaman mo naman kung paano eh. Kasi may mga isusot na bakal dyan. O, tulad dito, sumala niya.
Yun, ingat lang kayo sa pagkakabit kasi matalas ang dulo niyan. Pag sumala yung pasok nyo at dumiretso sa kamay, masakit yan. Nakakataga yan. Ayan. Yan, nilagyan ko din dito ng parang suporta para hindi siya muntag. Yan, kailangan make sure na nakabuon lahat kasi minsan baka mamaya madapa yung bata, eh nakalabas pala yung mga bakal na yan. Delikado. Ipasok na lang yung headset. Ayusin ko na lang. So yan. Yan, meron ding cross dito pag ganun siya kasi ito yung parang sa net sa basketball ring. Yan, ang advice ko pag assemble mo ito, kunin mo muna yung both side, yung dulo para hindi ka malito kung paano ikakabit. May guide naman doon sa manual. So, mas maganda may katulong kapag ginawa mo yan. So, yun lang. Sana na nakabigay kami ng konting tips kung anong magandang playpen o kung anong magandang kwan. Pero okay naman to, kailangan lang ng guidance ng parents. So, kung bago kayo sa channel namin, don't forget to subscribe and click na rin po yung notification bell para ma-update kayo sa mga bagong video namin. Salamat po and ingat po.